ilang araw na lang, mag-uumpisa na ang EASL sa Japan or East Asia Super League na kung saan magre-represent nga ang SMB at ang Tropang Giga. Ang nasabing EASL, lahat na mga super team sa Asia ay maglalaban-laban, including na nga ang Bay Area Dragons. Kaya naman naghahanda na ang SMB at palak ng SMB na kumuha ng backup na import. Ayon nga yan sa report, dahil nga ang mga lineup o ang lineup ngayon ng SMB ay busy-busy sa paglalaro sa PBA at the same time sa Gilas Pilipinas, na kung saan nagrepresent nga sina CJ Perez at Junmar Pajardo. Kaya naman, ayon nga sa liga or sa report, kinakailangan makuha ng SMB si Shabazz Muhammad bilang backup na import in case of emergency, dahil hindi natin alam meron mangyaring insidente, magkaroon ng injury, at least meron papanlaban ang SMB. Ayon din sa report, kinakailangan ng SMB si Shabazz Muhammad dahil isa nga itong super scorer na kung saan nakita natin naglaro sa strong group sa Dubai, na kung saan siya nga ang leading scorer sa nasabing team. Kaya naman, tinitingnan ngayon ng management at ni Coach George Gallen kung ano ang magiging performance ni Cameron Clark. Kung hindi kakayanin ni Cameron Clark, agad-agad ay papalitan ito ni Shabazz Muhammad, na kung saan kayang-kayang punan ni Shabazz Muhammad ang mga kailangan ng SMB. Dahil ang mga kalaban lang naman ng SMB sa East Asia Super League ay mga bigating team katulad na lang ng Bay Area Dragons. Anytime po pwede makipugpukan si Shabazz Muhammad kina Miles Powell at kay Andrew Nicholson. At meron pang isang report na hindi lang pala si Shabazz Muhammad ang posibleng magbalik. Tinitingnan na rin ng management ng Tropang Giga, rather ng SMB, ang posibilidad na makapaglaro na si Terrence Romeo sa Japan, na kung saan kinakailangan din ng point guard ngayon ng SMB. Pero ang nasabing report, tinitingnan ng management at coaching staff day by day basis, kasi 5 araw maglalaro ang SMB sa Japan, at alam natin kung anong klaseng level ng paglalaro ang kanilang matitikman. Kaya naman, tinitingnan na kung magiging 100% ba si Terrence Romeo. Kinakailangan ba talaga isugal ng SMB ang player na si Terrence Romeo, or pagpahingahin na lang ito para sa paghahanda sa playoffs sa SMB? Pero kung kinakailangan talaga at 100% na si Terrence Romeo, pwede nila itong isugal, at kinakailangan maging 100% din ni Terrence Romeo. Alam natin na naghahanda talaga si Terrence Romeo para sa nasabing liga, dahil minsan lang ito mangyayari. Malaking bagay si Terrence Romeo sa lineup ng SMB dahil sa kakulangan na rin ng scorer. Hindi po pwedeng sandalan lang ni Terrence Romeo or ng SMB sina CJ Perez at Junmar Pajardo. Kinakailangan din ng SMB ang serbisyo ni Terrence Romeo. Kahit matagal itong nakapagpahinga, tiyak sa pagbabalik nito, babawi talaga ito at ipapakita kung anong merong kakayahan si Terrence Romeo. Hindi pa siya laos, nagkaroon lang ito ng injury at kinakailangan lang ng playing time para magbalik ang dati niyang forma, ang pagiging deadly shooter. Isa pang balita, matapos na ang laban ng Enlex Road Warriors at ng Rain or Shine Elasto Painters, ay magpapalit na ang Rain or Shine Elasto Painters ng panibagong import, dahil si Greg Smith nagkaroon ng injury sa laban kontra Enlex Road Warriors sa first half ng nasabing laro, na kung saan nagkaroon ito ng hamstring injury, dahilan para maging busy ngayon ang coaching staff sa paghahanap ng panibagong import. Ayon nga kay Coach Yeng Yao, hindi nila isusugal ang kalusugan ng nasabing import.
kinakailangan ng rain or shine elasto printers na maghanap ng posibilidad ng import na makakatulong sa kanila dahil meroki or malaki pa ang tsansa ng rain or shine elasto printers na makapasok sa playoffs kung makukuha nila ang dalawang huling laro nito na kung saan ang kakalabanin nila ay ang Phoenix Fuel Masters at ang Northport Batang Pier na nangangailangan din ng panalo. Kaya naman sa kartadang 2 wins and 6 losses na kung saan parehas ang Northport Batang Pier at ang Phoenix Fuel Masters, tiyak magpupukpukan at hindi papayag si Coach Yenggiao na wala siyang import at kinakailangan ng bagong import.